Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takwa, sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, unang-una, ito ay khawfun minal jalil. Ito ay ang takot ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang al-jalil, ang marangal. Nang ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay takot na kakaiba sa normal o pangkaraniwang takot ng tao sa anumang bagay na maaaring puminsala sa kanya. Nang tao, normal na natatakot sa mabangis na hayop, normal na natatakot sa ahas, normal na natatakot na ilalagay niya ang kanyang sarili sa panganib na maaaring siya ay masaktan, magkasakit, o mamatay. At ang mga takot na ito ay pinahihintulutan sa Islam na tayo ay natural na matatakot sa mga bagay-bagay na pipinsala sa atin. Dahil ito ay tinatawag na khawfut tabi'i o natural na takot. Subalit ito ay takot na marapat na hindi rin naman lalampas sa hangganan na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ano ang hangganan na ito na tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na magiging hangganan ng ating takot sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Nang takot na ito ay hindi maaaring hihigit pa sa takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang takot natin sa anumang bagay na naririto sa mundo ay marapat na mas mababa ito kaysa sa takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, higit nating katatakutan si Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa anuman. Ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng tatalikuran si Allah subhanahu wa ta'ala para sa anumang bagay na narito sa mundo. Hindi natin iiwan ang pagsamba. At higit sa lahat, hindi tayo sasamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa takot. Pero siyempre, dahil ang Islam ay relihiyon na hindi ginawang pahirap ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng kanyang sinabi, "Ma ja'ala alaykum fid dini min haraj," sinabi niya na hindi naglagay si Allah subhanahu wa ta'ala ng paghihirap sa relihiyon na ito, si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng halimbawa na ipinatupad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinukoy niya ang ilang mga bagay na ang tao ay maaring mapaumanhinan sa kanyang pagkakagawa ng pagkakasala dahil sa takot na maaring puminsala sa kanya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaumanhinan na ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mananampalataya, para sa umma na ito, ang tatlong bagay. Al-khata, wan-nisyan, wa mastukrihu alayh. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza li ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayh." Pinaumanhinan na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan na magagawa ng tao dahil sa malinaw na pagkakamali, dahil sa pagkalimot, o dahil sa siya ay napilit na gawin ang isang bagay. Na tayo ay maaring magkakasala, subalit kung ito ay pagkakasala na dahil sa tayo ay nagkamali, halimbawa tayo ay nagsala, na inakala na natin na dumating na ang oras ng sala, subalit hindi pa pala, halimbawa ay nagsala tayo ng duhur na hindi pa dumarating ang tanghaling tapat na siyang simula ng oras ng duhur, tayo ay hindi nagkakasala, inshallah, dahil tayo ay nagkamali. Subalit kailangan pa rin nating ulitin ang sala. Gayun din kapag nakapagsala tayo, na tayo ay nakatalikod sa kibla, hindi tayo nagkasala, inshallah, pero uulitin pa rin natin ang ating sala. At tungkol naman dun sa nakalimot, ay katulad lamang din ito na nagkamali o nagkasala dahil sa pagkakamali niya ng pag-aakala. Nang taong nakalimot naman, ay maaaring siya ay nakakain habang siya ay nag-aayuno.
o maaring siya ay nagkulang sa mga gawain sa sala. Na dito insyaallah ay hindi naman siya nagkakasala na maparurusahan katulad ng mga nagkasala ng pagsisinungaling, panlilibak, paninirang puri o pagnanakaw. Subalit, siya ay marapat pa rin na magtama ng kanyang mga pagkakamali na ito kapag siya ay nagkaroon ng pagkakataon dito. Halimbawa niyan, kapag siya ay nakakain, habang siya ay nag-aayuno, marapat lamang na ituloy niya ang kanyang pag-aayuno. At anumang hindi niya nagawa sa mga gawain sa sala, ay balikan niya ito at ituloy ang natitira pang mga bahagi ng sala. Sa pangatlo naman, dito na natin makikita na maaring ang tao ay makagagawa ng isang bagay na dahil sa siya ay napipilitan, na hindi naman niya hinahangad na siya ay susuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na maaring sa mga pagkakataon na ito ay nananatili ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit dahil pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na pangalagaan natin ang ating mga buhay, ay maaari na tayong makagawa ng ilang mga bagay na malinaw na kasalanan, subalit sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maaari niyang patawarin para sa atin. Katulad dito ng kaganapan sa isa sa mga sahaba, si Ammar bin Yasir, na isa sa mga naunang mga nagmuslim sa Makkah sa mga unang araw ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang ina, ang kauna-unahang shahid o kauna-unahang martir sa kasaysayan ng mga muslim, ang kanyang ina na si Sumayya, na namatay sa mga kamay ni Abu Jahal, ang pinuno ng mga hindi mananampalataya sa Makkah ng Quraysh, na siyang pinakamatinding kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ito ay nabubuhay pa. At ang kanyang ama na si Yasir ay namatay din sa kamay ng mga kalaban ng mga Muslim, na naging madali para sa kanila na apihin ang pamilya ni Ammar bin Yasir dahil sila ay mga alipin lamang at walang kakayanan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At maging si Ammar, siya ay dumaan sa napakatinding mga pagsubok at pagpaparusa hanggang sa siya ay kapagsambit na ng mga pananalita ng nangangahulugan na tinatalikuran niya ang Islam, tinatalikuran niya si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para lamang matigil ang pagtorture, ang pananakit at pagpapahirap sa kanya. Na pagkatapos nito ay tumungo siya agad-agad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ikinuwento ang nangyari sa kanya. Subalit sa halip na magalit sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglinaw sa kanya na siya insyaallah ay nananatili, nananampalataya, at anumang bagay na nagawa niya dahil sa siya ay napilitan ay wala siyang pananagutan dito insyaallah, kahit pa nasambit niya na siya ay tumatalikod na sa Islam. Meron namang isa pang hadith na kung titingnan natin ay merong kabaligtaran naman ng kahulugan nito. Na meron daw mga tao noong unang panahon na napadaan sa isang daanan na walang sino man ang makakadaan dito liban na lamang na mag-aalay muna sila ng hayop para dun sa kanilang Diyos-Diyosan. At dumating doon yung grupo ng mga mananampalataya na kabilang sa mga naunang umma ng mga mananampalataya. At ang isa sa kanila ay wala talaga siyang maialay sa kanilang mga Diyos-Diyosan para siya ay makadaan. Hanggang sa siya ay sinabihan na lamang ng mga taga roon na para makadaan ka rito, mag-alay ka kahit langaw lang. Kahit isang langaw na maliit, ialay mo para sa mga Diyos-Diyosan. At ginawa niya yon, subalit siya ay napunta pa rin sa impyerno. Nang ibig sabihin nito, kung titingnan natin, ay parang pareho sila
ng kalagayan ni Ammar bin Yasir na pareho silang napilitan. Si Ammar bin Yasir ay nagsabi o gumawa ng mga gawaing kufur dahil napilitan, at ang tao na ito ay nag-alay ng langaw dahil sa siya ay napilitan. Pero bakit si Ammar bin Yasir ay nananatiling Muslim samantalang ang tao na ito na nag-alay ng langaw ay naging kafir at mapupunta sa impyerno? At pinaliwanag dito ng mga scholar, ang pinagkaiba nila ay ang kanilang intensyon. Na si Ammar bin Yasir, nasambit niya ang mga pananalita na may kufur, hindi upang mawalan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus dahil siya ay malinaw na napilitan lamang, at ang isa pang tao na nag-alay naman ng langaw, siya ay napilitan din, subalit siya ay nalulugod noong mga panahon na inaalay niya yung langaw. Ibig sabihin, siya ay merong layunin talaga na mag-alay ng langaw para makadaan. Na ibig sabihin nito, nagtambal siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at maaring yun na ang huli niyang bagay na nagawa bago pa siya namatay. Kaya dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takot ay normal sa tao. Subalit ang takot natin ay marapat na nananatili na para kay Allah subhanahu wa ta'ala higit sa lahat. At anumang takot na maaring magkaroon tayo na natural at pinahihintulutan para sa iba pang bagay liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay takot na hindi hihigit pa sa takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay marapat na maging takot lamang upang pangalagaan ang relihiyon, ang buhay, ari-arian, pag-iisip at karangalan ng tao, na siyang mga bagay-bagay na pinahalagahan at iniingatan din sa Islam. Kaya ang takwa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, palagi itong nababanggit tuwing Jumu'ah, nakatakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi isang bagay na ginagawa ng walang saysay. Ang takwa ay isang konsepto sa Islam na merong napakalawak at napakalalim na kahulugan at katuruan. Ng mga scholar, sumulat sila ng napakaraming mga libro tungkol dito. At sa Quran, napakaraming mga talata ang nabanggit dito ang takwa. At kung ang mga mangangaral ng Islam at ang mga nagsasalita sa mga mimbar tuwing Jumu'ah ay magpapaliwanag ng takwa, ay kukulangin ang 1,000 Jumu'ah upang maipaliwanag ang takwa. Subalit para sa isang tao na nananampalataya, madali itong mauunawaan niya kung siya ay palaging merong layunin na sundin si Allah subhanahu wa ta'ala, layuan ang kanyang mga ipinagbabawal, na siyang dalawang bagay na diwa ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi nga na siya kay Al-Uthaymeen rahimahullah na ang takwa, an taj'ala baynaka wa bayna adabillahi wikaya. Nang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang maglagay ka sa pagitan mo at sa pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng harang. At ano ang harang na ito? Ito ay ang pagsunod kay Allah at ang paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Sumunod na tinukoy ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu na kahulugan ng takwa, na matapos niyang tinukoy na ito ay ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang marangal, na bakit tinukoy dito ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sa maraming mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakit pinili niya ang Al-Jalil upang tukuyin ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala? Tinukoy ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ang pangalan na Al-Jalil o ang marangal sa pagkakaroon natin ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kinatatakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay marangal, dahil hindi natin siya marapat na suwayin. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mayroong karangalan na walang sino mang
merong karapatan na baliin ang mga ito sa pamagitan ng pagsuway sa kanyang mga iniuutos. At ang jalala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang karangalan, sa pamagitan nito ay nauunawaan natin ang dalawang pagkakahati ng mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sinabi ng mga scholar, maaari nating hatiin ang mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tinatawag na Sifatul Jalal at Sifatul Kamal. Ang Sifatul Jalal, na mula rito ay nanggaling ang pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na Al-Jalil, ito ay ang mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumutukoy sa kanyang karangalan, kapangyarihan, lakas, at iba pa. Na ito ay nagpapakita ng kanyang buo, walang duda, at walang sino mang makakahamon ng mga kakayanan. Ng mga pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na katulad na Al-Aziz, ang makapangyarihan, Al-Jabbar, ang tagapilit, Al-Kahhar, ang tagagapi, ito ay mga pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumutukoy sa kanyang katangian na walang makakatalo sa kanya na kahit na ano. Kaya marapat tayong matakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil wala tayong matataguan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag siya ay napuot sa atin. At walang sino mang makapagtatanggol sa atin mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag siya ay nagparusa sa atin. Kaya tinukoy ni Ali bin Abi Talib ang pangalan niya na Al-Jalil. Nang sa kabilang dako naman, ang Sifatul Kamal, ito ay ang mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumutukoy sa kanyang pagiging maawain, mahabagin, at iba pang mga katangian niya na kapag naririnig mo ito, ay aasa ka sa biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ang mga Sifatul Jalal naman sa kabilang dako na kapag naririnig natin ito, ay naninindig ang ating mga balahibo sa takot sa kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at tayo ay nagpapakumbaba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasunod na binanggit ni Ali bin Abi Talib tungkol sa takwa, bukod sa ito nga ay takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay amalun bitanzil, ito ay ang pagsasabuhay sa tanzil, at ang tinurkoy dito ay ang Quran na ipinababa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kapag sinabi na isabuhay natin ang tanzil o ang Quran, ito ay nangangahulugan din na mamumuhay tayo ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sino ba ang batayan kung sino ang pinaka nakasunod sa Quran liban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya nga sinabi ni Aisha radhiyallahu anha tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana kulukuhu al-Quran. Ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran. Ang pagiging mabuti niya ay galing sa Quran. Ang pagiging malupit niya sa kanyang mga kalaban ay galing sa Quran. Ang pagiging mapagbigay niya ay galing sa Quran. Ang kanyang pagiging mabuti, hindi ito pagiging mabuti na katulad ng pagiging mabuti ng mga politiko na mayroong kapalit. Ang kanyang pagiging malupit, hindi ito katulad ng pagiging malupit ng mga tao na sila ay nagiging malupit upang gumanti. At ang kanyang pagiging mapagbigay, hindi ito ang pagiging mapagbigay ni meron ngang inaasahan na kapalit. Ito ay ang mga katangian na balanse at perpekto na pagsasabuhay sa mga nababanggit sa Quran. At gayon din, isa pang pagpapakita ng takwa ay ang sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Rida bil kalil, ang pagiging kontento sa anumang kaunting meron tayo. Kaunting material na bagay na meron tayo. Nang tao, pinakahinahangad niya higit sa lahat sa kanyang pamumuhay dito sa mundo ay ang kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang tagumpay sa kabilang buhay. Wala siyang pakialam kung siya ba ay yayaman. Wala siyang pakialam kung siya ba ay sisikat.
Wala siyang pakialam kung makukuha ba niya ang mga material na mga bagay na ninanais niya. Ang mahalaga ay magamit niya ang kanyang lakas, kayamanan, impluensya, kapangyarihan, talino, talento para mapaglingkuran si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito ang palagi nating gawing layunin sa ating pagtatrabaho, sa ating pagninegosyo at iba pa. Dahil walang saysayang anumang bagay dito sa mundo, bagkos ay isinumpa ang lahat ng bagay dito sa mundo, liban na lamang sa anumang para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At panghuli, ang takwa ay isti'dadu li yawmir rahil. Ito ay ang paghahanda sa araw ng ating paglisan. Ito ay ang paghahanda sa araw ng ating mga kamatayan sa pamagitan ng paghahanda ng mabubuting mga gawa. Na sa pamagitan nito, inshallah, ay magtatagumpay tayo sa kabilang buhay na tayo ay papasok sa paraiso na kabilang ng mga mananampalataya, kabilang sa mga mananampalataya. Na ang pinakamabuti sa lahat ng kabutihan ay ang pagsasakatuparan ng kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagsamba sa Kanya ng walang katambal. Gayun din, ang paghahanda para sa kabilang buhay ay ang pag-iwas sa mga ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa pamagitan nito tayo ay maparurusahan dito pa lamang sa mundo at lalong-lalo na doon sa kabilang buhay na tayo ay papasok sa impyerno kasama ang mga makasalanan at mga nagtambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ang pinakamasamang kasamaan ay ang pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ang shirk ay ang kasalanan na walang kapatawaran. Ito ang isa sa mga kahulugan ng takwa na ibinigay ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, isa sa mga pinaka matalinong sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang pinsang buo na isa sa mga naunang mga nagmuslim sa buong kasaysayan ng Islam. At si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ay mayroong ganap na pag-unawa sa Islam dahil bata pa lamang siya ay niyakap na niya ang pananampalatayang ito. Na sinabi niya, ang takwa ay ang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang marangal, ito ay ang pagsasabuhay sa Quran, ito ay ang pagiging kontento sa anumang kaunting material na bagay na mayroon tayo na hindi tayo nagiging mapanghangad o madamot sa kapwa o kaya ay nagiging materialistiko. At panghuli, ang takwa ay ang paghahanda sa araw ng ating mga kamatayan.